Bossing, welcome back to my channel. Alam niyo po ba mga bossing ko kung paano pa ang iba pang paggawa ng pampaswerteng pabango para kahit saan kayo tutungo at ginamit niyo po ito ay lagi po kayong suswertihin at malalakas po ang inyo pong karisma. Importante po sa tao ang malakas ang karisma. Higit sa lahat kung ikaw ay may mga transaksyon. Halimbawa, ikaw ay ahente ng lupa, ahente ng insurance, may tindahan ka, may negosyo. Para yung pakikipag-usap mo doon sa tao, mabilis mo silang mapapa-oo or mapapabili po kaagad sila kung malakas po ang inyong karisma. Kaya importante po ito. At sa mga anak naman po natin, sa mga dalagat binata, ay napaka-importante lalo na po yan. Kung ikaw po ay malakas ang karisma, nag-a-apply ka ng trabaho, naku, wala na pong pahirapan po yan. Malakas ang karisma, dadaanin natin sa ganyan, ay tanggap ka po kaagad. Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay gusto ninyo na lagi po kayong suswertein kahit saan kayo tutungo. Basta gagamitin nyo lamang ang cologne na ito. Pero kahit anong cologne po na ginagamit po ninyo ay pwede po yan. Ako po ang ginagamit ko lagi ay yung bench. Kung hindi po yung violet, yung pink, yun po yung mga isa sa mga paborito ko or kaya nenuko. Ayan, kaya lang po yung mga nenuko sa... Ako ay nakabili sa SNR, nakalaki-laking ninuko. Sa SNR ko lang po siya nabili. Pero sa ibang mga department store ay parang bira na po ang merong ninuko. Kasi sa mga may edad na po ito eh. Yung kumbaga bira na nagamit ito sa dami ng mga pabangong lumalabas. Ngayon, mainap po mga bossing ko na ang gagamitin natin pabango ay natatanggal natin yung pinaka... ibabaw nito yung takip. Kasi yung mga perfume, mahirap po yan. Kasi kailangan meron pa tayong host na ganyan na pang-pangsalin. Ngayon po, mas mainam yung mga cologne na lamang. Ngayon po mga bossing ko, ganito lamang inyo pong gagawin. Kailangan lamang po natin ng 25 pieces. Medyo madami po ito, pero napakabisa po ng talab nito mga bossing. Agaya po ng sunflower. Ang sunflower po, isa rin po yan sa swerteng bulaklak. Kasi ang sunflower ay parang... ang kulay po niya ay dilaw, 'di ba? Ang dilaw po ay swerte sa pera, orange at saka green. Sinasabi po niya na ang sunflower ay isa rin sa swerteng halaman, ganun din po yung mga marigold, 'di ba? May marigold na dilaw, may marigold na orange. Sinasabi po yung mga halaman na 'yan, 'yan po ay swerte. Pero ang gagamitin naman po natin mga bossing yung pinakabuto ng sunflower. Ito po ay nabibili sa mga nagtitinda ng mga patuka, patuka ng manok, patuka ng ano, pangapakain sa aso, yung mga ganun. Yung sa mga tindahan po ng mga ganyan, yung mga sa mga panabong, basta yung mga patuka, kasi ito po ay seed. Ginagamit naman ito na pakain para po sa parot. Ayan. Dati-dati po may parot po dito sa amin, sa mga nanay. Ano po siya, maselan po pala yun, yung kakaroon po ng sipon, ganun. Kaya, nung siya nawala na yung dalawang mag-asawang parot, napakarami, parang kalahating sako na binili ng, binili po namin na sa, yun nga po yung nagtitinda ng mga patuka, dun po kayo makakabili. Mura lamang po yan, parang yung 50 pesos, saksakan po ng dami po niya. Ngayon, kahit mga 10 piso, bumili po kayo, marami pa rin po yun. At yun po, marami na paggagamitan ng mga pampaswerte. Ngayon po, 25 pieces lamang po ang ating kailangan. Ang numero po 25 is kasaganahan. Swerteng numero po yan. At pag tinuos nyo po, 2 plus 5 equals 7. 7, lucky 7, swerte po ang 7. Yun po pangkawit ng swerte para mahatak po natin ang swerte. Pagkatapos, ihuhulog nyo lamang po itong, pero hugasan nyo po muna bago saka ihulog nyo po ito sa cologne. Pagkatapos po mga bossing, kumuha po kayo ng buhok po ninyo. At siguro kahit sa suklay lamang, kung may buhok kayo sa suklay, baka kasi nalulugas na ang inyong buhok, umunti po ng umunti dahil sa mga pampaswerte na minsan may kahalo na buhok. Kaya tumitingin na lamang po kayo, kasi ganun ang ginagawa ko, tumitingin na lamang po ako sa aking suklay, tapos yun lang, kinukuha ko lamang at sinushoot sa pabango. Pagkatapos, kahit saan ako tutungo, yun po ay aking pong ipinapabango.
Tapos nagwi-wish ako, pati pa ako nga po, nilalagyan ko ng pabango. Kasi para kasi kahit ako saan tutungo, parang lagi kanyang iaadya kung saan mapapaigi po yung inyong pambuhay, kung saan po kayo suswertihin. At kung halimbawa may mga pagsubok na darating sa inyo, nalilihis po kayo niyan kasi lagi kayong parang inaakay. Ako po sa dami ng mga pagsubok na dumating sa akin, minsan naiisip ko, napakaswerte ko kasi parang meron pong gabay. Kasi hindi naman po talaga ako nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon eh. Yung bang ang dami mga dumarating na ano na hindi ko akalain. Ako nga po nakaangkas dati sa motor sa mister ko, papunta kaming Tagaytay. Nakatulog po ako. Yung mga ganun pa lamang. Maraming mga maaaring aksidente na hindi napapasa inyo. Parang inisip ko, parang ilang beses na rin na yung buhay parang nag-50-50, mga ganyan. Pero lagi naliligtas. Kaya kung kayo po'y naniniwala sa ganyan, bukod sa numero unong panalangin sa mahal na Panginoon, dagdagan po natin ng mga pampaswerte para magkaroon tayo ng proteksyon. Para po halimbawa may mga dumarating na pagsubok, alam natin sa ating kalooban na hindi tayo mamalasin dahil marami tayong mga pampaswerteng ginagawa. Kung kayo po'y naniniwala sa mga ganyan, epektibo po yan. At yung sa mga anak nyo, pwedeng gumawa po kayo, pero yung buhok po niya ang gagamitin po nyo. Pagkatapos, alam mo, nag-a-apply siya ng trabaho, mag-e-exam, yung gano'n, para lagi siyang suswertihin. Halimbawa, mag-a-apply siya ng trabaho, isang applyan pa lamang niya, ay makakapasa na po siya, yung mga gano'n. Nung dalaga ako, tanda-tanda ako, gumagawa po talaga ako ng ganyan. At ako po hindi naman nakaranas ng, halimbawa, nag-apply ako ngayon. Matatanggap po ako doon sa in-apply ako. Dalawang beses lang akong nag-apply. Natanggap naman po ako doon sa dalawang yon. Yung isa, nag-resign ako kasi may bagong bukas na pabrika, doon ako sa bago. Yun, natanggap din po. Dalawang beses lamang ako nagkaroon ng trabaho, ganyan. Tapos, sa mga sunod, rumarakit na ako ng mga kung ano-ano. Halimbawa, pagbebenta ng ganito. Tapos, iba't iba, lumuluwas ako sa divisorya, nag-aalok ako ng ganyan, nagbebenta ako. Dami-dami ko po mga ginagawang racket. Pero pagdating sa trabaho, ganyan, okay. Pagdating din po sa pagbebenta, okay din po ako. Halimbawa, nag-alok akong ganito, nabebenta naman po siya kasi sinasamahan ko po ito ng mga panalangin. Pagkatapos, ganun din po yung mga pampaswerteng pabango para kung halimbawa sino man aalokin mo ay hindi makakatanggi. Yung mga ganun, subukan nyo po itong gawin. Higit sa lahat, kung ikaw ay negosyanteng tao, suswertihin po kayo. Subukan nyo po yan. Basta kailangan ting positive. Tapos pagising sa umaga, harap ka sa may silangan, humingi kayo ng gabay sa mahal na Panginoon. Diyan ka na rin manalangin sa mahal na Panginoon. Tapos itapon mo na itapon lahat ng mga kamalasan mo. Ewan ko na lamang, pag nasaid po yan mag-blow po ang maraming maraming swerte po sa inyo. Kayo po mismo makakaramdam niyan. Baka hindi nga po kayo makatulog sa mga magaganap. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.